let me ask you lang, ano yung pinaka-memorable na celebrity interview mo? Or Ati Reg, sino? Ang dami. Sino? Pero yung mga pasabog, explosive, mga recent Ati Reg was the Sarah Mateo secret wedding. Yes. So, I got the exclusive details on that. Even the Bea Alonzo Gerald and the Julia Barreto issue. I'm very thankful na ako yung pinagkatiwalaan nila to, you know, share their sound bites and stories, parang ganyan. Yung mga ganun, Ati Reg. Pero yung kung controversial yung hinahanap mo, ang dami, Ati Reg, ilang beses na akong na-office, inaway ng managers. Meron pa isang sexy drama actress sa sobrang inis sa akin, binato ako ng logbook. Ano? Promise! Ng logbook! Ito, nasa na siya ngayon? Artista pa siya? Baka nasa bahay nila ngayon. Nagpapahinga. Gusto ko lang malaman, paano mo naiisip na gawing controversial siya? As in, sobrang personal, gano'n? Hindi naman. Hindi ko pinipilit. Pero every time, before I interview an artista, I do research. Oo, I do research. Okay, halimbawa, katulad ni Melay. Last week, I visited you here in Studio 9, and then you showed me a video. Of course. Hindi pwedeng ipakita yung video na yon, di ba? Pero Melay trusted me with it. Yes. O kasi, meron talagang power din si Mr. MJ na gano'n yung parang mapapa-open ka talaga kahit na wala ka namang planong i-open. Pero dahil sa yung kanyang charisma, mapapa-open ka sa kanya. Mm. And ang galing din naman niyang i-deliver yung balita na hindi naman nakaka-offend. May mga issue lang talaga na hindi mo talaga may iwasan na ma-offend talaga kasi kasagsagan talaga ng mga issue. Kaya maraming sensitive issues talaga, especially when it comes to personal questions, ganyan. Natutunan ko yon kay Tito Boy. Kasi nung nag-work ako with Tito Boy, para ako nag-thesis every day. Wow. Paano mo nababalance yung asking a question na personal at yung hanggang, meron ka bang ganun yung ito hanggang showbiz lang to, pwede kong itanong, ito it's too personal. How do you balance that? At Raj, pinakikiramdaman ko yung kausap ko. Mm-mm. Pag nasa mood siya. Magsasalita eh, no? Paano mo pinupush? Di ba yung parang konti-konti mo pinupush na hindi masyadong halata. Magdi-disclaimer ako ng konti. Oo. May tatanong ako ha, it's up to you kung sumusagutin or not. Okay. Bibitaw ko na. Papasabugin ko na. Ayan. Ang galing. Pero in fairness din sa'yo, MJ, kasi dun sa mga, syempre, sanay naman tayo sa mga reporters, di ba? Pag nagtatanong ka kasi, talagang tumitingin ka sa mata na ang feeling namin, ikaw ay interesado. Meron din kasi mga nagtatanong na nagtanong pero biglang naghahanda ng ibang artista. Eh, nagtatanong ka, hindi ba? Right. Sino yan, so, Jolens? Names na. Mahirap pong magsalita. Mamaya chika. Kumbaga, sincere talaga siya sa tinatanong sincere niya. Siya. Sincere ka rin nasasagot. At nakaka-amaze din yung mga na-interview niya sa ibang bansa din, no? Yes. Yung talaga na-amaze talaga ako sa kanilang grabe. Nakakatuwa din yun. Ibang challenge din naman yun. Kasi you, like Brad Pitt, nung in-interview ko siya, MJ, you only have four minutes with Brad Pitt. Sabi ko, oh my talaga? God. Talaga? Four minutes? Four minutes. Sana all, no?